increasing. Amen. Amen. So don't sound like this, but Jesus already had me to child. Don't talk like this. Ayaw pagstorya nga nanama ko Jesus na kaila ng puso din ako kinahanglan matong simbahan ayaw yung pagsunti na. Wait, let's got the more this time, more and more this time. Mas dugangan pa nato ang atuang kagana o kaikag sa pag-ato sa simbahan. Dugangan, dugangan. When there's a problem, let's gather for him. Kung naay problema, mas maayong mo at tutarong sa pagtigong. When you're discouraged, come here, let's gather to pray. Kung diskurahi ka, mas maayong mo at tutarong sa simbahan. Amen, amen. The Bible says, not forsaking the assembling together. Hebrews chapter 10. Ang Biblia na ngayon, na dili na tuntano ng atuang panagtigong niya si Purhanong Jesus. Men are forsaking, people are not coming anymore. Nagkakubahan, namibiya na, wala-wala yung simbahan. The Bible says, don't forsake. As you see the rapture coming closer. Abang Biblia na ngayon, na iyong biyay unta na saktan na ganoon na ang rapture. Some people don't believe in the rapture anymore. Nagkakubahan na tawa karoon, hindi na mo ito rapture. Your pastors who say, there's no rapture. Ay, mga pastor gani, nga may mong nawa, na rapture. Hallelujah. It's about the mockers and the scoffers that are coming, they're coming in the end times. So, Moni, yapon ang ingon sa balat na sulatan, na sa pag-abog sa katapusan ng panahonan, daghan na yapon ang mga tao sa likway nito. It is the devil robbing people of the blessed hope. Tungkol kay Yawa, o man ang nagpangawat o nagpangakak na ito sa mga katawahan, diha sa paglaon ng mga bulat paglaon ng mga as a result, people are involved in all kind of mess because they've forgotten the Lord is returning back. Muna, tuwag niya na, resulta ang mga tao naghan na kayong mga kapakyasan tungkol na kay wala naman sila'y atuwa na po sa simbahan. Morals are broken down because people have forgotten that Jesus is coming. Naghan na mga nangahugno o nangadao tungkol kay kailangan ba? Sige nung Jesus, sabi mo. Let me tell these people, every generation has a privilege of the rapture. Tiyataka mga kaitsunan, tanang generasyon, umatang generasyon, privilegio, unanay privilegio sa rapture. But our generation is the most privileged generation because we don't know Jesus can return tonight. Apan ang atong generasyon mo ang pinakabulangan generasyon tungkol kay what a jibaw, kapas ng Ginoo bubalik na karagabi. He can return tomorrow morning. Posibleng ang mabuntag. I'm serious. So, this may be the year. Ngalitaron mo na ang tuwing. Why am I saying this? Naraman ko niyong balik-balik ang suti. What I'm saying is, let's be in sync with what God is doing. God is building the church, getting souls saved. Tugod kay, sunak ko, ninyo masabtang pag-ayo na atong buhaton, ang pinaka-importanting buhubutan atong buhaton, na dagang makalat ng alwas. Because time is too short. Tugod kay, mabuo na lang ang panahon. Things are already bad in the world. Kalimutan ng kadautan ng kiyo. All the signs ang galing ay kasi sinyalis at umakita. Jesus talked about wars and rumors of wars. What can't you see? Jesus, ang isgut na anak, may tungod sa gubat o mga kanang uban pang ati mailhan. Karoon siya, kita na to, di ba na anak? He talked about famine, that's starvation, food shortage. What can't you see? Iyan, ang isgutan siya, ang kanang mga nakakulangan sa mga pagkaon o krisis sa kalimutan karon sa may mga tinda. You talked about great earthquakes. You are here in Africa so the time. Yeah, mo gisgutan ang may tungod sa mga paglimpog karon sa may atong nalunggan o kinasinatian. Africa's now back to back. Diba, permanente o paspas na ang paglimpog sunod-sunod na. You talked about pestilences. We just came out of COVID-19, diba? So, yeah, gisgutan po ning mga sabalatian o imunani ng mga sakit, diba? Pagkurata ng experience sa COVID-19. And more pestilences are coming. Naghan pa mga sama ni ini na nagapang Singapore. But it's not the Lord sending these things. Apan, minundami ang dili ang Ginoo mo yung padala ni Ana. It's just telling us. Ihalang isulti na ito. When you see these things happening back to back, back to back. Ipasidalata niya kung makitaan o maramdaman na ninyo ninyo mga butanga na mag-Singapore, mag-Singapore. Just know the Lord's great time is getting closer and closer and closer. Minundami, tanak tungkol kay apit na kayo bubalik ng Ginoo. Duhul na. Just reminding you people. So ako nang isulat kay aron ay nagduman lang live, na live expecting to depart. Aron magkinabuhi ta na nag-expectar. Live expecting to depart. Anytime you are departing. Na kinabuhi ta na nag-expectar na mo balik kita, mo hawag
You know, when, let's say a child dies, bata. And the parents are all looking, you know, in brokenness. They can't raise that boy back to life. Bata na namatay, yahan, dinikanan, grabe ang kasuho, musaron, dili na mabinila, mabalik, inabugit, inyong bata. But let's say you pray the boy, the child is raised back to life. Atong imutan, bata, ibuan, o nibalik, inabugit. Do you think the parents who love that child fresh, do you, what do you think will happen? How do you think they will cherish that child? O sa kahit lahat, kuwato nung sa kahit may tabo kung kanang bata mabuhi. That's how God loves us. We live like death, between death and life because the Lord is coming back. So, yun na nasagtang sa mata niya na, ino sa mga niya na, na bumati siya yun na, tulad kay mabuhi ng panahon na bumalik na yun siya. Amen. Look up. Don't look down and be depressed. Mga nang kinahanglan mo nga dita mo si loko-loko niya. Si ka-depressed. For the redemption of your body is drawing near. Tungod kay ang pag-usap sa tuang mga lawas ang bulo. But the Lord has been delayed to return because abang Ginoo kailangan pag-abot o balik na no? God isn't willing anyone is lost. Tungod kay di siya gusto na daghan ang mga laglag. God wants everyone saved. So niya ang daghan ang bulos. That is the long suffering of our God. Mao nang gihulat sa Ginoo nga nung na dugay-dugay siya. Do you know who's the longest living man in the Bible? Kailan ba mo kung kinsa ang pinakatigulang na tao na buhi sa kalibutan na sulat niya sa Biblia? Ha? Methuselah. The longest living man in the Bible is Methuselah. Methuselah. He lived longer than Adam. 169. That one. But you know one thing about God is this. You know who is the father of Methuselah? Kailan mo kung kinsa ang amahan ni Methuselah? Enoch. Enoch. Si Enoch. Okay. You just keep coming. That's why you keep coming for Bible studies so that you can tap to see things by the Holy Spirit that even presidents can't see. So, pamitaw na, kusig bagay mo para makahibawa mo ani si Espirituhan ng mga pagpadayag na bisag gani ang presidente, wala kita, kundi kasapo. Enoch, before Enoch was raptured, they all went to be with the Lord. Si Enoch, so pa siya kirapture, kung kay si Enoch, ni Grigso man, ganito si Enoch. The Bible says God spoke to him. So pa siya kirapture, Biblia na ngayon, ang insulti ang Enoch o ganito ni Enoch. This is interesting. Ignore kayo niya istorya. The Lord talked to him about the flood that there was about to, that was to come. Ginoo nag-exulti niya may tungod sa lunok na mabuta. And the Lord told Enoch, the son you're going to bear. Hina niya si Enoch na kanan, anak na musunod ka niyo. After the death of that boy, kumans na matay niya ng mong imong anak na lalaki. That's when the flood will come. Diha mabut ang lunok. The long suffering of our God. Pagka mapailugon sa atong Ginoo. The patience of our God. God's not willing anyone perishes. Anyone is lost. Mauna ang iyang pagka mapasinsyuhon na dili gyud sa gusto na ay malaglag. Oh, how rich are the mercies of our God. Oh, pagka dako gayon sa iyang kaluoy ani kanato. Amen. Hallelujah. Enoch brought forth the boy called Methuselah. Si Enoch naka-anak o lalaking itawag ni Nganlan si Methuselah. You know what's the meaning of Methuselah? Ay malugong mong sa tulugan sa ngalan Methuselah. His name in Hebrew means his death shall bring. Sa Ibrahanon, ang iyahang pangalan at tulugan ng iyang kamatayon mao ang magdalag. In other words, after his death, they shall come what? The flood. Ay kulong tungod kay kuman sa iyang kamatayon mo abot ang maong lunok. Can you imagine, as the boy is growing up, every time the boy comes,
Inyo ba na imagine na samtang nagkadako ang mga batanong lalaki niya muubo-ubo siya at ikaw matarantar ang mga tao sin mamatay na ni? Everyone begins to shake. Maybe it's the time. Ano nga tarantar sila ba sin mamatay na yung karoon na maabot ng lunod? Every time the voice was... O kung si punong lagani mo at sinatsingan mo ang bata, magpulbaan na sila. Every time the boy cries, stomach upset. Maybe this time it is the time. Alam mo yung orang bata, uy, sakitan kong tiyang, sakitan kong tiyang, sumiyo sa uy, basi mamatay eh. You know what? Pero kaya pala bang mukunsa? God made that boy the longest living man. Katong mong bata, mautoy ring edad o pinakataas na katuigan. Wow. God is giving mankind chance after chance. Good time, Diyos, naghatag sa katawahan o sunod, ikaduma, chance. The long suffering of our God. Muna ang pagkamabailuhon sa ating Diyos. The patience yang pasis of our God. Don't despise His patience, please. Ayaw o baliwala o tamaya kining maong importante. That's why He's delayed to return. Muna, nilalaan siya pagkari. He wants everyone to come to repentance. So, kung gusto niya, tanan mag-inursol o makapag-inursol. O na itong iwali ka. That is all my message today. Hindi na ko yung iwali ka ro. I'm just being led by the Holy Spirit. Ako, iyahan lamang sa malang Espiritu. Let me tell you something before I share the word today. As sa pagkabunta ng isulti, sa dipatapad to sa pinakaminsahe ka mo di. While I was in prayer, the Lord spoke to me to come and tell you all. Samtang nag-ampo ko, ginunang isulti ka na ko, kung niingon, isultihan mo ane. To please memorize Psalm 91. Amen. Nakita ko no mag-memorial ni anak mo ang Salmo 91. Please, each one of you, paliho itang tanan. Amen. 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 The Lord has been hammering this on me all up in the air. Balik-balik yun sa Ginoo, balang Espiritu, samtang nag-ampo ko na isasulti. Tell my people to memorize or quote Psalm 91. Nasultihan ni mo ang akong makatauhan na ilahan ni mo yahon ang Salmo 91. It is just 16 verses only. Isisaysa mo na kagusikulo. Today you can just memorize 2 verses. Tomorrow, 2 verses. The whole week, we will look at the verses. Alis, ganyan niyo karong gabi, 2 kagusikulo. Maluhan ako, hantong ni mo ka. By next Sunday, it's all finished. You'll memorize it. Pagkasunod Domingo, memorial ninyo. Amen, amen. Why am I telling you this? Ngano ka nganong ipagsultihan mo ay tugunan? Because of how increasingly deadly and at times have become. Tugod kay nagkataas na ang kaso sa kamatayon si daghan na namamatay sa tanang nataas na. Are there protection promises for us in Psalms 91? Yes. Inaing mong versikulo sa Psalms 91 na adinhi ang protection. Amen, amen. Many of you, the Lord is showing you are taking God's protection for granted. Kung gino naging una ko, kadaghan ninyo na inyong ibaliwala na yung protection ikan sa limo. Please. Muna ang palibo. We need to acknowledge we need the Lord's amen. Ato ang yung alis na ikinahanglan na ito ang protection sa limo. Psalm 91. Huwag ka na, naasa sa Almulubin tayo. No? Covers every area of protection. Anang napahin sa protection na aliha. Even the time zones are covered in Psalm 91. Bisan pa ka na kung mga naglalain-lain ka panahonan. Pwede gihapon ng mga kapil niyan. Day and night, the time zones are over. Gabi o adlaw na aliha. There's one man, his name is Charles Whittles. Say he was a colonel in the British regiment during World War I. Doon ay isang katao, nangingan lang ako si Charles Whittle. Whittle. Whittle.
was a colonel in the British regiment in the front lines. You know how long World War lasted? World War I lasted for how many years? Giras kibo kaliputan. 4 years. Bila kato ito, upat kato ito, giras kibo kaliputan. That man for 4 years is serving the front lines, kano waiters. Katong tawhana na nakapiminti sa unahan, eto mong gubata. He was a devoted Christian. Pero kini siya, usabing ka kristuhano na dibutok yun. His section was about few men, 1,000 men he was leading. Ang iyong matawanan, Luyunia, asas mo sa kalibo kapag katapan. He had a man who was carrying his audio recorder with him with Psalm 91 on it. Sa iyong likod o kilid, doon ay lalaki at kaoban niya na nag-balik-balik ang patukar niya ito maong audio na record. May tumod sa Psalm 91. And you know what he did? He made all these men memorize and quote Psalm 91 every day. Tugod kay siyaman mo ay lingan nila, iaginan ni tanan mga tao, kauban niya, kinahanglan, ninyuhang, kirecite, kinimong, bersikulo ka na daw. He made sure they repeated it, quoting it out loud. Kung siya mismo, kanunay nagasulti ani, matag adlaw, uban sa kukma. For 4 years, sulod sa upat ka to eh. No single casualty in his section. Upat ka tuwing nagubat, pero sa iyahang mga grupo, wag yung isang usap mong matay. Wag yung namatay. Ay, is what I'm saying? Kasabot ba mo sa atong istoryahan? Amen. Memorize something to so, thank you, Lord. Memoryahan na yung sugod ang salmon din tayo, no? In the days to come, I'll share how God protects his people in the past. How God is protecting his people in the present now and even the future. God is in the protection business. Sa sunod adlaw, isgutan nato, o akong isulti ninyo, iwalay ninyo, bukod sa ang pagproteksyon sa Ginoo gahapon. Karon, usunod adlaw, tugod kay Ginoo, naa siya niya ng maong buluhaton sa pagprotekta. The Jewish people, you know what they said? The Jews? Ang pangdiyo, wala mo magkong sa iya ang ginayon? If someone has a disease, all is sick. Kung naayon sa mga nagkosakiton, they say if that person quotes Psalm 91 7 times, if that person is completely healed. Kung kini mo nagbalatian, sulod sa kasimana, iyang balik-balikon pag sulti ang Salmon 21 sa ilahang record tanan na nagasigil recite na ayon. Amen, amen, amen. Okay, I'm not going to teach someone. Let's go in God's word. Romans chapter 5. Okay. Adili na mga pangwaling yung Salmo 91. Mato na ta sa ako ang pangwaling. Verse 19. Romans. Wala. Romans. Ha? Downloading. Romans. 5:19. Sige. Basta diyan. Romans chapter 5, verse 19. Are you there? Romans 5:19. Nakita na ba? Do you know why we are gathered here? We are gathered people to grow in grace. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Hello. The Bible says by the offense or by the disobedience of one man. Biblia nag-ingon, natugod sa kalapasan ni isa ka tao. We were all made sinners. Nagamay ta. But first part, the Bible says by the obedience of one man. Apan, sa pagkamasinugtan ng usap sa isa ka tao. Who's that? Isa ganito? Jesus Christ. Jesus Christ. We were all made. Kita sa? We are all made righteous. Kita tanan na himo? Now, allow me to look at me here. Tanaw mo na ako. Are we sinners because we sin or we sin because we are sinners? Kita ba na himo makasasala tungod kay nakasala ta
Kung nakasala ta, mauna kita makasasala. You see, I want to keep this very, very simple. Ako gusto nga muna to ni Yano. It is not deep. You think it's deep. Dili man ilalo. Yano ra kayo ni. I'll ask the question again. Ako malibot. Are you with me, huh? Ano ako ba? Are we sinners because we sin? Or we sin?